Hi there guys! Welcome back sa aking YouTube channel. Ako muli si Michael ng Michael's Vlogs. At para sa episode natin ngayon guys, kung mapapansin nyo sa aking uluhan, yan, merong nakalagay na Pinoy Health, Healthcare Center. So sa mga hindi po nakakaalam, dito po sa May Taiwan po ay mayroon tayong mga hospitals dito na mayroong mga Filipino doctors. So sa episode ng Michael's Vlogs ngayon guys, ay ituturo ko sa inyo kung saan yung mga hospitals dito sa Taiwan na mayroong mga Filipino doctors. So titignan natin mamaya kung ano yung mga schedule, kung ano yung schedule ng mga doktor, kung 24 hours ba sila na nag-check up or 24/7 ba sila na naka-duty. And then tatanungin din natin kung yung chimpao ka. Ano kasi yung chimpao ka? Health card, kung po pwede siyang gamitin dito sa hospital na ito. Well, actually ngayon guys, ay dalawa yung hospital na pupuntahan natin. Yung isa ay nandun banda sa May Chupay, at isa ay dito sa May Center ng Taiwan. So samahan nyo kami guys, at tuturo ko sa inyo dito po ngayon kung paano puntahan yung mga hospitals dito na may mga Pinoy doctors. So take note lang guys, ay yung mga babanggitin kong mga hospitals ngayon na may mga Filipino doctors ay dito lang yan muna sa May Hsinchu area. Yung isa sa May Bandang Chupay siya, pero part pa rin siya ng Hsinchu. So nandito tayo ngayon sa harap ng train station ng Hsinchu. It's either manggaling ka ng north ng Taiwan or ng south ng Taiwan, ang magiging starting point natin sa pagpunta dun sa hospital na may Pinoy na doctors ay dito mismo sa harap ng Hsinchu station. So ito yung magkikita mong view pagdating mo dito sa May, o paglapag mo mismo sa May, paglabas mo ng train station. Yan. Well, actually guys, yung isang hospital na mayroong Filipino doctors, pagdating mo dito ay makikita mo na mismo yung hospital. So napakalapit lang niya sa May train station. Hindi mo na kailangan maglakad ng malayo or mag-taxi pa para makapunta dun sa train station or dun sa hospital. So ito yung hospital. Yan. Kung makikita ng clear sa video, ito yung hospital. Tandaan nyo lang yung mga dinadaanan natin. Ay, papakilala ko pala ang kasama ko ngayon, si Kuya J. Mark. Yan? Mga kuya. Si Kuya J. Mark yung magtuturo sa atin mamaya, magtuturo ng isang hospital na pupuntahan natin. So yung isang hospital ay Bandang Chupay siya. Medyo malayo siya ng konti dito. 13 minutes ang biyahe sa train station. Mula Hsinchu. 30 minutes nga na. Dito. 14. Yan. So ayan guys. Doon tayo nagsimula. Yan yung train station. Kaliwa. Yan. Ito yung hospital mismo. So makikita nyo, mababasa nyo naman sa taas, ang nakalagay ay Nanmen Hospital. So ngayon guys ay ipapakita namin sa inyo kung, or aalamin natin yung schedule ng Filipino doctors, kung 7 days a week ba siyang naka-duty at kung anong oras siya nagbubukas and nagsasara. Kung may chance, itatanong natin kung ano yung mga, kung general ba na sakit ang kaya nilang i-check up. Well, actually dati nang galing na ako dito, ang ginagawa nila, sila yung mag-a-assist sa'yo, i-check up ka nila, and then i-refer ka nila sa mga, kung saan yung kunwari may sakit ka sa buto, idadaling ka dun sa mga, sa mga buto, yung mga specialista. So, andito na tayo, sandali. Ito yung front ng hotel, ng tawag doon, ng hospital. Yan. Yan, dun tayo nang galing kanina. So, yan. So ayan guys, papasukin na natin yung hospital. Tandaan yung pangalan ng hospital ay Nanmen. So ito yung entrance ng hospital. Pasok tayo. So bago kayo pumasok, kung meron kayong face mask, kasi siyempre mga may sakit dito, magsuot kayo ng face mask. So pagdating nyo dito guys, merong nakalagay na registration and cashier. So bago kayo pumunta dun sa mismong
office ng Pinoy Doctor, kailangan nyo munang pumunta dito sa may registration and cashier. Kuha kayo ng number dito. Merong kuhanan na number dyan. Ayan, kumuha yung babae. Wala. And then, hintayin nyo lang yung number nyo na matawag. And then, sabihin nyo lang dun sa mga cashier dito na magpapa-consult kayo sa mga Pinoy doctors. So, after nun, guys, ay pag nakakuha na kayo ng number nyo, ibigyan din kayo ng number ulit para dun sa pila naman sa pag-check up ng Pinoy doctors. So, yung Pinoy doctors, guys, ay nasa bandang second floor. So, tara, puntahan natin. After nyo dito sa registration. So dito may hagdan dito pataas. Tayo masyadong maingay para mapagalitan tayo. Ayan, going to second floor to. And then pagdating nyo ng second floor ay kumaliwa kayo uli. Ano? Ayan guys, kung makikita nyo, mayroon mga Pinoy na nakapila sa likod. So marami yung mga nakapila, maraming mga nagpapagamot. Pagdating nyo dito sa may second floor guys, ay hanapin nyo yung window number 16. Yan, puntahan natin. Tapos ay ihulog nyo yung papel nyo dito. Yung pagkahulog nyo dun ay hintayin nyo lang na matawag yung number ninyo. Then pwede na kayong pumasok dun sa ito. So itatry namin makiusap kung pwede namin makausap yung doctor. Medyo marami siyang, maraming mga aplikante. Maraming mga pasyente, hindi ko alam kung mabibigyan tayo ng oras. Pero gagawin niyo ng paraan ng ating mabuting kaibigan. Siya ang makikiusap. So, itatry natin guys ha. Ayun, guys, tinatry namin kontakin yung doctor kasi nagsasara sila ng pinto. Kung pwede namin silang ma-interview kahit saglit lang, tignan natin kung nasasagot sila. Ano yung niya? So ayun guys, kasi medyo marami yung mga pasyente, hindi kami nagkaroon ng chance na makausap yung doctor. Siguro medyo busy sila, pero fortunately meron silang binigay sa amin na schedule nila. Yan. Schedule ng mga doctors. Well, actually pala guys, yung mga doctors ay dalawa. Dalawa silang Pinoy. So ipapakita ko sa inyo yung schedules ng mga doctors dito. At sasabihin ko mamaya kung yung chimpa ko ba o yung health card ay pwedeng gamitin nito. Lalabas lang tayo ng hospital. Baka magkasakit tayo ng rayuma. Andito yung ano, ipa-flash ko din sa pinakahuli ng video na ito or pwede nyo i-screenshot, i-pause nyo yung video. Then i-screenshot nyo yung schedules nila para mayroon kayong copy. So yung hospital name ay Nanmen General Hospital. Ayan po siya sa harapan. So malapit lang siya. Nanmen General Hospital, tapos Pinoy Healthcare Clinic. Ang nakalagay dito ay si Dr. Willie Chen. Yan. Tapos ang nakalagay din sa ano calling card or sa ano nila, sa information, sariling atin, walang problema sa komunikasyon, Tagalog, Ilonggo, Cebuano, kasabo din. And then meron silang address and yung telephone number. So ito guys, maganda ito kasi di ba tayo minsan kahit na marunong tayong mag-English or yung mga doctors dito sa Taiwan ay medyo marunong din mag-English, mahirap pa rin yung communication sa kanila. Hindi natin nakukuha ng detail yung mga kung ano ba talaga yung sakit natin. So good thing na may mga Filipino doctors dito tayo, Filipino doctors dito sa Taiwan na pwede nating tanungin ng kahit anong gusto natin about sa kalusugan natin. So na hindi tayo mahihirapan. And then about sa information naman doon sa tawag doon yung chimpao ka o yung health card natin. So nakapagtanong kami kanina doon sa registration, applicable daw na gamitin yung chimpao ka dito or yung health card natin. So kung mayroon kayong health card, pwede niyo gamitin dito para hindi na malaki yung bayaran ninyo pagdating sa bill ng pagpapagamot ninyo.
And then kailangan nyo lang magdala ng ARC and then yung health card nga para ma-accommodate nila or ma-tawag doon. Para yung babayaran nyo ay ma-credit doon sa inyong health card. Yan. So ayan guys, tapos na tayo sa unang hospital na pinuntahan natin na mayroong Pinoy's na dalawa kasi, kaya Pinoy's yan. Dalawang Pinoy na doctor. So ngayon naman ay pupuntahan natin yung isa na nasa bandang Chupay. So kung ikaw ay manggagaling ng north, tama nga na, kung north sa bandang Kilung, Taipei, ganyan, and gusto mong bumisita, para mas malapit, hindi ka na pupunta ng Sinchu, ay bababa ka na ng Chupay Station. Dito na tayo sa Chupay Station. So ito yung front ng Chupay. Pag baba nyo ng tren, yan. Paglabas nyo ng station, kakaliwa kayo ulit. Dito. Ito yung may OK Mart. So sa may bandang OK Mart kayo dadaan. So ito yung tour guide natin ngayon. Preparation ako sa pag-akyat. Hiningal pala. So dito ay sa may dadaan sa may dilaw na buwan. Dilaw na hagdanan. Ang ano daw dito ay walking distance lang din from Chupay Station. So mas maganda yung mga ganun kesa sa mga magta-taxi pa kayo papunta sa mga hospital. Magkano yung taxi doon? Kung sakali? 80 to 100 yung taxi. Pero kung makulo na may kakilala, 50 lang. Ayan. Kung gusto daw mag-taxi ay nasa 100 NT. Pero kung may kakilala kayong colorum, yung mga para Uber lang, nasa 50 NT lang. So ito yung daan. Paglabas nyo ng train station, diretso lang dito. Kung kaninang inuna natin ay Nanmen, to yung ngayon ay daan. Spelling niya ay DAAN, Daan Hospital. So diretso lang dito. Magiging point of view nyo dito siguro yung parang may simbahan doon. Tapos kakaliwa doon. So ito guys, nandito tayo sa may parang simbahan. Yan. Tapos pagdating nyo dito, may kanto dito na dalawa. So pagdating nyo dito ay kakaliwa kayo ulit. Yan. Ito yung parang simbahan na sinasabi ko kanina sa malayo. O simbahan talaga. So ito, dire-diretsuhin lang ito. Pagdating dito sa may kantong ito, yan, may kanto ng post office, ay kanan. No? Yan, kanan tayo. Para dadaanan nyo yung post office at saka yung simbahan. Ito yung sa simbahan, ito yung post office. Tapos diretso lang ito. Ayan, dito sa bandang ito, may Watson kayong madadaanan. And then, 7-11. Yan yung mga landmarks na pwede nyong matandaan. Ayan, pagdating nyo dito, dimoretso tayo sa may Watson kanina tsaka sa 7-11. So, pagdating dito may kanto, may makikita kayong isang hospital din, ito. Pero hindi yan yung may Filipino doctor. So, pagdating nyo dan ay kumaliwa kayo. Ayan. Mayroong tindahan ng mga salamin dito, yan. Ito yung hospital, pero hindi yan yung may Pilipino. So, diretso lang tayo dun sa may kanto. Dun tayo nang galing kanina. Tapos diretso lang. Ayan na siya. Ito na yung mismong hospital. Yung may pula na yun. So makikita nyo dito, di ba galing tayo sa mga hospital, meron ditong tindahan ng prutas. And then sa tindahan ng prutas, merong kanto na maliit. So dito tayo dadaan. Ito na mismo daw yung sabi ng ating tour guide, yung hospital na may Filipino na doctor. So isa lang yung Filipino dito, unlike yung sa Nanmen na dalawa. So tignan din natin yung schedule niya. Doctor.
So baling yung guess, nasa bandang likod tayo ng hospital or side ng hospital. Ito yung hospital mismo. Yan. So, at makikita mo dito, yan. So accredited din siya ng health card. Pwedeng gamitin yung health card natin dito. Napasok tayo sa loob. May registration din. So gaya din nung isa, pagpasok nyo ay diretso kayo sa may registration area para ibigay din kayo ng number. Ayan. Kung naiinip kayo, pwede kayo kumuha ng candy. Tapos kuha din kayo ng number dito. So hindi rin namin makakausap yung doctor kasi kailangan pala magpapacheck up ka bago ka makapasok doon sa clinic. So yung lugar ng doktor dito, iba-iba. Kasi last time, parang natatandaan ko din pala yung dito, nakapunta na ako dito. Last time nandito siya, sa first floor lang. And then, ngayon ay parang nandun siya banda. Kasi doon may maraming mga Pinoy. Dito may maraming mga Pinoy na nakapila. Ngayon guys, nandito yung ano yung clinic niya. Nandun. So hindi kami pwedeng pumasok kasi kailangan namin ng sakit muna bago namin makausap yung doktor. So fortunately ulit ay nakuha natin yung schedule niya. Ayan, binigyan din tayo ng card. So papakita ko din sa inyo. Lalabas lang tayo kasi medyo maraming may sakit dito. Wala tayong nakausap ng mga doctors ngayon kasi yung isa dun sa una natin pinuntahan ay medyo maraming pasyente. Tapos dito sa pangalawang hospital na pinuntahan natin ay pag kumuha ng number dapat pala ay may sakit ka na kasi kukuhanan ka na nila ng tawag doon, yung health card and then yung ARC. So hindi rin namin siya makausap. Well, nakalakmuhan naman kami ng schedule niya. Ito yung schedule niya. So ito ay ipa-flash ko din or isasama ko din sa video at the end ng vlog na ito. Tapos yung bayad pala nila ay ang check-up ay nasa 200 NT. Yon yung check-up. Tapos pag emergency, yung ibang pagka out of emergency, out of na yung ano na. Alin? Yung oras, mga pagka lagpas na ng 9 PM, 270. Ayun. So yun yung check-up niya is 200, yung dito yan sa may daan. Tapos pag daw hindi na dun sa oras niya, wala na dun sa oras niya, is 270 NT plus yung chimpao kanyo or yung health card. And then yung, di ba madalas kailangan natin ng medical certificate pag nagtupong-tong lead tayo. So pwede dito ang medical certificate is 100 NT lang siya. So yeah, pwede nyo yung pasya lang guys pag nagkaroon kayo ng sakit. So wag naman sana. Pero in case na magkaroon ng sakit na hindi nyo masyadong maintindihan yung sinasabi ng mga doctors na pinupuntahan natin or din na pinagdadalhan sa atin ng mga brokers natin. So pwede nyo dalawin or pwede nyo puntahan yung dalawang hospitals na pinuntahan natin ngayon para dun nyo malaman yung detailed about dun sa mga nagiging sakit ninyo. So yan guys, sana yung video na ito ay nakatulong sa inyo. Pahabol lang pala, yung dalawang pinuntahan natin ay dalawang accredited ng PhilHealth. Di PhilHealth. Yung health card natin. So basically pag ano ng health card natin, pag covered ng health card natin, yung ano lang yung babayaran natin, yung ano kasing tawag, registration fee ba yun? Yung registration fee. Ayun guys, hanggang dito na lang yung vlog na ito. Sana ay makatulong sa inyo sa mga soon na mga appointment nyo sa mga doctors. And kung hindi pa kayo nakasubscribe sa aking YouTube channel guys, please don't forget to subscribe to my YouTube channel. Click the subscribe button and then click the bell button na rin so you will get notified sa every updates ko ng aking mga videos. At kung ikaw ay dati ng subscriber sa akin guys, so thank you for supporting my vlog. Don't forget to click the bell button and then leave a comment below kung ano yung mga pwede nyong isuggest na gagawin ko pa sa mga susunod kong mga video vlog. So hanggang dyan lang mula. Salamat sa ating tour guide ngayon, si Mr. J-Mark. Yan. Si Kuya J-Mark. So salamat guys sa inyong pag-tune in. Bye-bye!
Bye.